Pinagsamantalahan si Dina. Ika-34 na kabanata. Isang araw, umalis si Dina na anak ng dalaga ni Jacob at Leah. Binisitan niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Hebeo, na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan. Pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito. Kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, "Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito." Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, "Nabighani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko. At maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga ninyo ang mga binata namin, at mapangasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maaari kayong manirahang kasama namin kahit saang lugar ninyo gustuhin. Maaari rin kayong magnegosyo kahit saan at magmay-ari ng lupain dito." Nakiusap din si Shechem sa ama at sa mga kapatid ni Dina, "Kung maaari po, ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo at kung ano ang iririgalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo, basta't mapangasawa ko lang po si Dina." Pero dahil sa dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, "Hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli, dahil nakakahiya iyan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin, kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin. At maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. Pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito." Nakita ni Hamor at Shechem na mukhang maganda rin ang mungkahing ibinigay ng mga anak ni Jacob. Kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shechem kay Dina, hindi na siya nag-aksaya ng panahon para sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lungsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, "Palakaibigan ang mga taong ito, kaya rito na lang natin sila patirahin at payagan na makapagnegosyo sila kahit saan. Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa mga dalaga nila at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila para manirahan sila rito na kasama natin." Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw, habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao roon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ng iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito.
ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae ng kapatid nilang si Dina. Kinuha nila ang mga tupa, baka, asno, at lahat ng ari-arian doon sa lungsod at Bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay, at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, "Binigyan ninyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kananeo at mga Perizeo sa lupain ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusubin tayo dahil kaunti lang tayo." Pero sumagot ang dalawa, "Pababayaan lang ba namin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran?"